Nananawagan sa gobyerno ang ilang grupo na tuluyang itigil ang reclamation sa Manila Bay. Dagok-an nila ito sa kaligtasan at kabuhayan gaya ng ilang nangingisda sa Navotas na umaabot na sa Bataan para lang makahuli. Nakatutok si Jonathan Anda. Bay, Manila Bay! No to reclamation! Di tulad nung nakaraang taon, wala na raw mahuling isda malapit sa Navotas si Mang Judy. Kaya ngayon umaabot na siya sa Bulacan at halos mapunta na sa Bataan, makahanap lang ng isda. Lumaki tuloy ang gastos niya sa petrolyo. Dati gagastos lang kami ng 700, 800, ngayon 2,000 na ang gagastos sa gasolina. Nandun na sa malayo na yung isda. Tingin niya may kinalaman ito sa reclamation activity sa kanilang lugar. Yung mga tinatambak nila ngayon, nabulabog yung mga isda. Posibleng ang maapektuhan ng reclamation ng mga pangisdaan ayon kay Dr. Eugene Herrera ng UP National Hydraulic Research Center. Maharangan kasi ng mga pagtatambak ang pagpasok ng tubig mula sa dagat at makakaapekto sa salinity ng tubig sa mababaw na bahagi. Yung shallow areas of bays are the breeding grounds for aquatic flora and fauna that depend on some salinity levels. So, may ganong environmental parabang effect. Si Mang Ado naman binayaran daw ng 200,000 piso ng isang kumpanya para baklasin ang kanyang tahungan. Dadaanan daw kasi ito ng barko na may kargang buhangin. Wala na kayong magawa, tinanggap na lang namin. Tayo kami ng wala rin. Ibang hanap buhay, talo pa rin. Ang dating may-ari ng tahungan, trabahador na lang ngayon sa ibang may nakatayo pang baklad. Ang ibang residente sa Navotas, baha naman ang kinatatakutan sa reklamasyon. Buong Bulacan ay state of calamity dahil sa baha. Ayaw naming madamay na itong aming lugar maging ganun din. Kanina nagkilos protesta ang grupong pamalakaya sa Navotas sa tabi ng Manila Bay. Panawagan nila maglabas na ang gobyerno ng batas o executive order at hindi verbal lang ang suspensyon ng mga reclamation projects sa Manila Bay. Hindi raw kasi sila mapapanatag hanggat natatanaw nila ang mga malalaking barko na may kargang mga buhangin na banta sa kanilang kabuhayan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DENR tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita, anumang oras, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.